Sa lunsod ng Kidapawan, may isang bata na aksidenteng nakalunok ng pushpin. Ito po yung parabang thumbtacks na karaniwang tinutusok sa corkboard. Masigla pa rin naman hanggang sa ngayon ang katawan ng bata, pero nang sinuri ang kanyang bitukan, nandun pa rin sa loob ang pushpin na kanyang aksidenteng nalunok. May pag-asa pa kayang mailabas ito ng kanyang katawan? Tinutukan yan ni Victoria Tulad. Ano ang gagawin mo kung ang anak mo nakalunok ng pushpin? September 27, nang pumunta ang mag-inang Angel at baby Kenji, 6 na buwang gulang, sa isang milky house sa makilala North Cotabato. Para i-celebrate sana ang kaarawan ng inang nasa Dubai. Kaya wala mo ko'y mabilinan sa bata, tapos busy biya sila tanan. Moto, bidala na lang ako. Ilang minuto lang, napansin ni Angel na parang may kakaiba sa ikinikilos ng anak. Nag-ubo-ubo na mag-utsa, so gitanaw na ko iyang baba. Then pagtanaw na ko, nakita na ko itong ting. Then pagkuot na ko sa akong kamot, na murag na push good pa, padulog siyang ano, moto, natulog niya. Hindi niya lubos maisip kung paanong nakuha ng anak niya ang pushpin. Dito siya sa lap ko nakaupo po, tapos yung billboard nandito po. Tapos hindi ko alam, nakuha niya pala yung pushpin sa billboard. Agad nila itong dinala sa ospital para matingnan. Sa x-ray, makikita na nasa bituka na ng bata ang pushpin. Ayon sa doktor na sumuri sa bata, delikado ito dahil maaring maapektuhan ang ibang bahagi ng katawan ng bata at posibleng maimpeksyon kung hindi agad mailalabas ang pushpin sa pamamagitan ng pagdumi. Nagatumi ato sa hospital, sa public hospital po. Then gitagaan may reseta pang patae sa bata. Tapos ano siya, kung di daw niya mailibang 2 to 3 days, kailangan naoperahan ang bata. Kinabukasan, naidumi rin ng bata ang pushpin. Itong pushpin na to, nakita ko po sa bunganga niya. Ipapayong po talaga sa lahat ng mamis. Dapat double bantay na po talaga sa baby. Kay yung mga matulis na bagay at mga maliliit na bagay, dapat ipapalayo na sa baby pa kasi makain nila. Tumulong naman ang milk tea shop sa pagpapagamot sa bata. Hanggang saan kami makatulong, yung pwede namin maitulong. Ang kwento ni Angel, hindi nalalayo sa ibang karanasan ng mga magulang. Love sa mama, beloved. Love mama, love. Kiss mama, kiss. Likas daw na mahilig sa candy ang magtatatlong taong gulang na si Ashken, panganay na anak ni Christine. Hindi niya raw sukat akalain ang simpleng pagkain ng candy mauwi sa trahedya. Nangyari po noon, sabi ni mama, pinabukasan pa talaga niya. Sabi niya sa mama ko, mami, pabukas ng candy. Tapos binuksan ni mama, tapos binigay ulit sa kanya. Hindi alam ni mama na nilagay niya na sa bibig niya habang naglalaro. Ilang saglit pa. Tapos yun, parang doon na nagsimula yung nalunok na niya yung candy. Tumakbo doon yung anak ko sa dadilo niya. Sabi niya, dadilo, parang nahihirapan na yung bata ang niya. Agad isinugod si Ashken sa ospital. Mahigit isang oras pa ang kanilang binyahe, pero coma na raw ang bata pagdating sa emergency room. Bakit? Anong explanation ng mga doktor? Parang x-ray po. Yun na yung time na talagang parang sabi ng doktor, ready mo na lang yung sarili mo kasi parang hindi na talaga kaya ng anak mo. Isa na lang yung lungs na nag-function. Ngayon, sabi niya sa akin, kausap kasi noon ng doktor yung stepfather ko po yung nagbabantay ng anak ko. Ibig sabihin, pagdating sa ospital, hindi po nila natanggal yung candy? Yeah, natanggal po yung candy, pero wala na, coma na yung anak ko. Nung natanggal nila yung candy, nasaan? Nasa lalamunan? Nasa lalamunan po daw. Pero coma na siya? Hindi siya nabisikin kahit natanggal nila? Hindi na po. Alas 11 ng gabi, nang tuluyan ang binawian ng buhay si Ashken.
sobrang hirap po. Tapos gusto ko na lang po. Ako na sana yun. Pangarap sa anak ko eh. Tapos ganun lang. Dahil lang sa isang candy na wala siya. Sobrang lambing po kasi nun eh. Love sa mama, beloved. Love mama, love. Kiss mama, kiss. Ayon sa mga eksperto, mahilig daw talaga ang mga batang humawak at magsubo ng mga bagay. At 8 months, super curious na ni Danny. So, sobrang likod, lahat gustong isubo. Ang ginagawa namin para maprotektahan siya is walang nakakalat na maliliit na bagay na pwedeng makachoke sa kanya. Wala rin sharp objects sa paligid. Bumili kami ng bed rail para hindi siya mahulog sa kama. At itong playpen para meron siyang safe space to play in. At ang pinakamahalaga, lagi siyang may bantay. Ito yung phase of development na one way that they explore yung environment nila is by putting things into their mouth. Mga candy, barya, tansan, buto ng prutas at iba pang maliliit na bagay. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng choking hazard para sa mga bata. Yung mga 1, 2, 3 years old, incomplete pa yung dentition niya. Hindi pa masyadong develop yung molars nila. So very poor yung grinding ability nila dun sa mga ganong klaseng mga pagkain. Hindi niya nag-grind na maigi. Kaya minsan accidentally napupunta dito sa airway. Kapag daw ito ay bumara sa lalamunan, posible daw maapektuhan ang paghinga ng bata. Magkakaroon sila ng new onset na coughing. Eventually, pwedeng nahirapan silang huminga or may mga episodes na nangingitim sila kasi nga yung daluyan ng hangin apektado na. Kung matagal na hindi ho na papasukan ng oxygen yung katawan, hindi na-oxygenate yung brain, pwede maka-apekto sa brain functions talaga na hindi siya na-oxygenate for a long period of time. May palatandaan din kapag ang mga bata ay nabilaukan. Well, yung previously well naman siya, tapos biglang magkakaroon siya ng new onset na coughing, noisy breathing, wheezing. Kapag ganyan na mga sitwasyon, ang pinaka talagang dapat gawin ay dadalhin sa nearest emergency facility to prevent yung mga cases na ganito. Importante, appropriate foods that you give to the children. I-inspect nyo yung toys for mga small parts na pwede nilang isubo tapos pwede maging choking hazard. Yung mga small objects na pwede nilang isubo, i-keep away from their reach. Ngayong nasa loob lang ng mga bahay ang ating mga anak dahil sa pandemya, mas lagi tayong dapat alerto sa mga bagay sa ating kapaligiran. Lalo't ang mga maliliit na bagay na hindi mo inaakala maaring maging sanhi pala ng trahedya. Small but deadly. Kapag ito ay naisubo ng mga bata, posibleng peligro ang dala sa buhay ng ating mga anak. Huwag nating ismulin dahil pwedeng malaki ang mawala kapag nagpabaya. Ako si Victoria Tulad para sa Isang Brigada.